Hi! This is your Tita Martha. Welcome to my channel, Maisan, Insoy. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please hit the subscribe button and the notification bell so you will be notified kung meron akong bagong uploaded video. Actually, nandito kami sa farm ngayon to check kung nanurok or tumubo yung aming tinanim 7 days ago. Yun. Actually, this is NK6505. NK6505. Yun. This is 7 days after planting. Look, usually, 7 days after planting, tatlo yung lumalabas na leaf niya. 1, 2, 3. Yan. Maganda ang tubo niya kasi halos lahat sila tumubo. Konti lang yung hindi nanurok. Actually, mga 90% to 95%. 90 to 95% ang tumurok. Ayun. Magtatanong ang distance from one plant to the other plant, that is 12 inches or 10 inches. Tapos, ito yung rows. Yan. Ito yung isa ka row. Yun yung isa ka row. Ang distance naman yan is 70 centimeters. Yan. Kailangan malayo ang ng ating mga mais, pagtanim, para hindi nag-aagawa ng una, sunlight, pangalawa, tubig, at pangatlo, nutrients ang ating mga mais. Yun. Maganda na sabay-sabay silang tumutubo. Kasi pag sabay-sabay silang tumutubo, ibig sabihin yan, pare-parehas ang laki ng ating mga mais. Yun. Kasi kung di sila sabay-sabay at matubo, may nauna dito, yung isa na huli, may possibility na maaanuhan siya ng kanyang mga leaves at hindi masyadong tumubo, lumaki yung kanyang corn cob. Dito, napansin namin, halos lahat naman ng tinanim namin, sabi ko nga kanina, almost 95% ang tumubo. Kung sabi sa paya pa, tapan siya kaayo. Yun. Yun, tingnan nyo oh. Halos lahat ng tinaniman, 10 inches or 10 to 12 inches ang difference from one plant to the other. O, tumubo. Ito siya, sprayan pa namin siya ng glyphosate anytime next week. This week, after namin since 7 days na siya, dapat mag sa siding na kami. And since Holy Week, wala kami makuhang tao, baka by Saturday, kasi 7 to 10 days dapat mag-siding. Kasi kung maulahi ang or ma-late ang iyong pag-abono, baka kulang na ang nutrients na makuha ng iyong mga mais. Yun. Timing. Tapos, ang foliar, mag-spray din kami siguro by next week. Usually, ang foliar kasi early morning or between 5 a.m. or 6 a.m. to 9 a.m. Tapos, paghapon naman, mga 4 p.m. or 3 p.m. pwede na rin, 3 p.m. to 6 p.m. Doon maganda mag-spray ng foliar. Yun. By the way, disclaimer, lahat ng binanggit kong product
Hindi po sponsored 'yon. Sila lang po yung ginagamit naming product. Pero NK or Syngenta, baka naman gusto nyo mag-sponsor kahit isang bagla. Actually, this is 2 hectares. This is 2 hectares. Ang nagamit naming bag dito is 4 bags of tag 9 kilograms. 9 to 10 kilograms, hindi ko sure kung ang NK, kung 10 kilograms. Kasi yung dating ginagamit namin product is 9 kilograms. Pero, since this is NK, 9 to 10 kilograms yan. Update sa price ng NK. 6505. Ang NK 6505 ngayon is already 4,900 pesos per bag. Dito, ang nagamit namin, 4 and tunga. Kalahati ng 4.5 kilograms. Yun. Ang nagamit namin dito. Kaya, ang gastos na namin dito, ang land preparation dito is ang tractor is 5,000 per hectare. Therefore, 10,000 pesos ang nagamit namin, ang naggastos namin is 10,000. Tapos, ang patudling is 3,000 yata yun. Basta ang ano namin dito, 6 to 7,000 ang ano. Tapos ang binhi, 4,900 per bag. Ang nagastos is 20,000 plus. Nandito pa lang kami sa hindi pa kami nag-siding, ang nagastos na bali is almost 30,000 na. Yun. Madali lang naman maging corn farmer, basta meron ka lang pera pang puhunan. Medyo nawawala na rin mga corn farmers kasi ngayon mga kabataan dito, halos lahat nag-aaral na para hindi sila maging farmer. Kasi mahirap daw maging farmer. Yun, kasi lagi kang babad sa init. Although true siya, pero, di ba? Farmers are the noblest. For being a farmer is the most noble job in the world. Kasi kami ang nagpapakain sa tao. Yun. I'm proud to be a farmer. Ayun, anyway, this is your Tita Martha. Hope you learned something from me from this video. This is your Tita Martha saying happy Maisan, love you all, and God bless us all. Always remember, trust in the Lord with all your hearts. Lean not on your own understanding. That is Proverbs 3 verse 5. I love you all and God bless us all. Thank you for watching.